Ano kayong pakiramdam, no? Na ginagawa mo yung adlib ng isa sa mga legendary. Napakaswabe. Ito yung mga dahilan bakit si Master napapansin na ng mga iba pang Master. Kaya si Mike Hanopol, ano? Napapareak. Hi guys, ako nga pala si Dong A. At ngayon sa video po natin na to, na-miss ko ang Franz Rhythm. So matagal po tayo hindi nakagkaroon ng reaction video. Ayan, pasensya na po, no? Dahil talagang sobrang busy lang po. Pero anyway, narito tayo ngayon para mag-react ulit dito sa Franz Rhythm. Siyempre guys, patuloy pa rin naman tayo magre-react. Although siguro may mga delay lang. Okay, so pero tuloy-tuloy pa rin pa tayo sa pagre-react, no? Kung ano yung mga hindi natin na-react, i-re-react natin. Okay, so wag na natin ito patagalin guys. Ito yung latest na video nila, na cover nila. Ang title is My Sweet Lord by George Harrison. Okay, anyway, rest in peace pala kay Sir George Harrison. So, isa sa mga lodi natin, no? Lidista ng bandang Beatles. Okay, so wag na natin ito patagalin guys, no? Paboritong banda naman ng lahat, Franz Rhythm. No? So tingnan natin, no? May bago dito eh. Okay, let's go. Sa mga nanonood sa akin ng aking reaction video po ay magkakaroon ng mga putol post kung saan nabibigay po ako ng mga komento. Sa mga hindi po interesado, gusto nang mapanood ng buo itong video, mas maganda panoorin natin to sa mismong channel mismo ng Franz Rhythm. So yun lamang po, maraming salamat po. Ang tawag doon, yun yung bungad, no? Ng magandang umaga, no? Yung ngiti na yun, no? Iba rin yung ngiti ni tatay, no? Sa adlib ni Master Chen. Look at this. Tingnan nyo ito guys. Yung ngiti niya, yung may sinasabi na parang, anak ko yan, ha? Ano, ulitin natin sa umpisa guys. Medyo magulo ko eh. No? No? Dahil swabe ni Chen, no? Gumamit na naman siya ng ipinagbabawal na technique. No? Tapos si Char, no? Nagbe-base. Hindi na tubiro. No? Dating, ano eh, caps lock nakakatuwa, no? Dahil nakakatuwang makita na minsan nagpapalit-palit sila ng instrument, no? Kasi hindi natin nakasanayan na makita yun eh. Kaya minsan curious tayo, no, mas na-excite tayo makita, di ba? Curious tayo na kaya din pala ni Char. No? Naman. Diba? Wala namang imposible, no, sa kanila, no? Baka Char yan. Drummer yan, no? Drummer siya, kaya for sure yung kung may instrument na isa sa pinakamalapit na maiintindihan niya, bass guitar yun. Okay, kasi yung bass at drum, no, magka-partner yan eh. So, tandem sila. No? At yung baso at gitara, no, magka-partner din yan. De, pero ano eh, parang hindi na ata baso yung gamit ni Chen dito, no? Parang guitar slide bar na talaga. O yung glass. Okay, na guitar slide. Back natin ng konti.
natin guys dun sa himig ni Master Chen. Ay, ganda ng himig niya, no? Siguro dito, yan, 30 seconds. My sweet Lord. Wow. No? Nakakatuwa kay Master Chen, no? Ang lalim ng hugot ng boses, no? At kapag humugot siya ng boses, andoon yung laman at yaman ng ganda ng boses, no? Na yung tipong boses pa lang may indak na. No? Ano na ba? Galing sa Chen, eh. Need matching pikit, eh. My Lord, no? No? Beautiful. No? Puno ng ganda ang mga tinig, no? Pag narinig mo yung blending, puno ng pag-asa. Puno ng blending nila, guys. My Lord. Wow. My sweet Lord. Ganda ng entrance nung bass at drums, palakas ng palakas nung pagpasok nila. Oh, no, nice one, no? Ganda. Tapos sabayan pa ng kalmadong blending. Wow. Ganda ng kanta na to para kay Master Chen, no? And, eh, siguro sa style niya, no? Bagay sa kanya. Okay. Yung pakiramdam, no? Na ginagawa mo yung adlib ng isa sa mga legendary. Hindi ka alam kasi Judge Harrison din, diba, nag-adlib nito, pero wow, no? Napakaswabe, no? Ito yung mga dahilan bakit si Master napapansin na ng mga iba pang Master. Kaya si Mike Hanopol, ano? Napapareak. Deserve and part ng success nila yun. Yeah.
nakikita mo no na guys kung gaano sila kagalak sa mga nangyayari sa kanila, di ba? At gaano naman tayo no kagalak na napapanood sila. Then, di ba kasi sa kanilang mukha na masaya sila. Hello. Nakakatuwa lang kasi ang layo na nilakbay nila, no? Ang dami na nangyari, no? Pero yung indak natin sa kanila, no? Lalo pang lumalakas. Alright. Thank you so much for watching. Tinititigan ko eh kung ano ba yung gamit ni Master Chen. Kung baso o yung talagang ginagamit na si guitar slide, no? Anyway, ano pa man yan, grabe, no? Bata pa lang, legendary na. No, talagang ako nakikita ko malayo mararating talaga. Iba yung nakuha na nila na foundation. Iba yung ano tawag dalan doon, yung foundation nila bilang mga musician, ibang-iba sa mga ibang gitarista, sa mga ibang nagbabanda. Yung ganito pa lang, bata ka pa lang, natuto ka ng pumalo, mag-gitara, na-experience mo na yung mga gantong tugtugan. At ipaglaki pa ng mga yan, rockstar talaga. No, thank you so much. Naniniwala ako paglaki ng mga to. Susulat, lahat sila for sure. Ako may sasabi na ako mismo, lahat sila magiging, hindi lang sila gagawa ng tugtog, gagawa, susulat sila ng sarili nila ng mga kanta. Sila ang may lika. Ang grats tatay, Prince. So much for watching guys. At friends, hope you like it. So ngayon pa nga lang eh. Eh kasi yan eh, marunong sila lahat eh, kumakanta, tumutugtog. Ang kasunod na nun, maging sarili kang, alam mo yun, gumawa ka ng sarili mo makakanta. Gumagawa naman na sila, di ba? Pero yung solo talaga nila, mangyayari yun eh. Si Chen, may sarili siyang sulat ng kanta. Meron naman siya makakanta, di ba? Si Dudes, meron. Siya meron. Yung mga solo, katulad nila Rico Blanco, di ba? Although may mga banda naman na sila, di ba? Pero nakakagawa sila ng mga solo, ano nila, solo songs nila. So, yun, ganun. I think, ibang klase yun, guys. Susundan talaga natin itong mga to. Hanggang so, walang katapusan. No? Anyway, ito lang po yung aking komento para sa kanila. Maraming salamat po. Na-miss ko po kayong lahat. Ingat po tayong lahat. God bless. Muli, ako po si Dong A.